talaga ako pwede matulog dito? Tulog na naman sila, tsaka wala namang makakaalam na nandito ako eh. Okay ka lang? Hindi nga pwede. Ba't ka matutulog dito? Hindi pa naman tayo kasal, di ba? Ano ka ba? Teka, hindi. Hindi na naman uso yun eh. Eh, meron nga dyan, hindi magkapilali. Matutulog lang sa isang higa. At saka, uy. Saan naman hindi? Mark, ano ba? Pinabastos mo na ako yan eh. Umuwi ka na. Gusto mo magsplita tayo, ganon? Teka. Hindi naman kita pinabastos eh. Sige na nga, uwi na nga ako. Pero... Ano ka ba? Bakit may nakakita sa atin dito? Susunod mo ako sa magulang ko. Ano ka? Ito naman, parang isa lang eh. Aba? Ingay mo eh. Ay. Nandiyan ka na pala eh. May dalaw ka. Oo nga, si Mark. Hindi siya. Nasa loob ng kwarto. Sino? Mami mo. Oo, mami mo. Ha? Uy, mag-uwi! Uwi ka na! Bilis na na. Ba't ka natatawa? Eh, kasi biro lang eh. Ah, wala si Mami sa loob. Wala. Narinig ko kasi yung bulungan niya. Siyempre, the rest yung beauty ko. What's the friends for? What are friends for? Ito naman, no? Sa tsayo. Huwag mo sabihin sa akin, hindi pa nakakakisay si Mark. Ha? Sa cheeks? At saka, holding hands. Bakit? Ano naman ibigay ko sa kanya lahat kaagad? Ano, 2 months pa lang kami? Ano ba naman? Mana kami talaga. Ewan mo abang nagustuhan sa inyo ng Mark na yan eh. Gusto ko magpahali ka naman sa labi, no? Maghintay siya hanggat kasal na kami. Alam mo, hindi ko nga alam kung paano kita naging best friend eh. Eh ako, naniligaw pa lang, nakakiss na sa lips ko. Pero, syempre, malay mo, bad friend. Kaya hindi marunong kumiss. Yeah. Ay! Ano? Kung nga pala, dadating yung unang-una kong boyfriend. Yung unang-una kong boyfriend, sandali. Tommy! Si Tommy! Oh. Eh, di ba nasa Amerika yun? Magbabakasyon nga, tapos nag-aayang makipag-date. Payag ka naman. Oo naman, no? Ano ka ba? Wala naman akong boyfriend ngayon eh. Sige ka. Baka ano yung papamahakan ang makuha mo dyan. Pahamak, eh kasama ka nga sa date namin. Ah, ganon? Bodyguard mo ako? Feeling mo. Ay, naku, ba't nakasama ka? Eh, masyado ka naman pakipot-sotaan naman kita! Hoy! Bad trip ka naman eh! Ikaw ang bad trip sa 2 buwan na magkasama tayo! Wala ka nang ginawang mabuti sa akin! Bakit, ha? Wala naman akong hiniling na masama sa'yo. Lahat naman ang hiniling ko. Ginagawa naman ako ang pinarang mag-sota tayo na. Ay, ibahin mo naman gin-sota mo. Hindi ako katulad nila. Ano ka ba? Ano? Ano ka ba? Ano ka ba? Bad trip ka. Mark na naman, no? Sinampal niya ako, eh. Eh, napakawalang yan naman palang talaga, eh. Bakit na naman daw? Paano?
Gusto na naman niya ako ikama, eh siyempre ayoko. Nasampal ko siya. Sinampal rin niya ako. Eh, di ba sinabi ko sa'yo na hiwalay mo na yung lalaking yan? Mahal ko siya eh. Sarili mo, okay lang. Kahit sinasaktan ka niya, okay lang. So naman, hindi ang tanga-tanga mo. Mahalin mo muna sarili mo. Gusto ko man siyang hiwalayan. Sa isip ko. Pero sa puso ko, hindi eh. Sundin mo ang puso mo. Alam mo, kung hindi, hindi lang yung mukha mo mamamaga. Lahat-lahat na mamamaga sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Hindi ako tatayo dito hanggat hindi ka nakikipagbalikan sa akin, no? Nakakahiya ka. Sabi ko na nga ba, concerned ka sa akin eh. Hindi talaga ako natutuwa sa pinaggagawa mo ah. Judy! Hindi ba, may klase pa ako. Eh, gusto ko lang naman makipag-ay sa'yo eh. Sorry na. Bakit nakakalimutan ko? Sinampal mo ako. Sinaktan mo ako. Sinaktan mo rin naman ako ah. Ah, so gano'n. Sa relasyon na to, gantihan tayo. Pag na-frustrate ka, frustrate mo rin ako. Pag nasaktan kita, sasaktan mo rin ako. Pag naiinis ka, iinisin mo rin ako. Ganun ba yun? Why don't you grow up? Pagpaka-mature ka muna bago mo ako balikan. At ang isang relasyon, hindi puro sex. Tatak mo yun sa utak mo. Ibig mong sabihin, ayaw mo na sa akin? Oo. Split na tayo. Hindi pa ba maliwanag yun? Judy, teka. Judy! Judy, mahal kita! Judy! Judy, mahal na mahal kita! Ano ka ba? Maganda nga po pong muli sa inyo lahat. Alam nating maraming biktima ng rape ang di sadyang kumikibo na lang o kaya'y natatagalan bago lumantad at magreklamo. Ang pagkakaantalaba ng reklamo ay makapipinsala sa kanilang kaso. Mahalaga bang agad magsuplong ang biktima? At kung siya ay di nagpa-medical examination, maaari pa ba niyang mapatunayan ang panggagahasa? Ito po ang sasagutin ng ating kaso ngayong hapon. Tunghayan po natin. Judy, walang magagawa yung takot mo. Dapat nga, lakasan mo pa yung loob mo eh. Alam ko namang mahal niya ako eh. Pero ba't ganun? Di ba dapat ginagalang niya ako ng mahal niya? Kung alam niya ang gusto mo, dapat iginagalang niya yun. Di ba yan naman yung gusto mo? Natakot lang ako sa kanya. Ay nako, nandito naman ako eh. Di ba dati pinaglalaban mo ako? So ngayon, ako naman tutulong sa'yo.
Sabi pa nga nila dati, di ba wala daw akong karapat dapat, pero nandiyan ka pa rin. Kaya nga ikaw'y pinili kong best friend. Dahil alam ko, malakas ka, ako muna. Ibagay tayo. Tsaka alam mo naman, di ba, pink belt yata ako sa kalimutan. Di bale, ikaw'y nangangailangan, iramin ko yung pink belt, no? Akong bahala sa kalimutan. Ay, naku, ako siya. Tara, swimming na tayo. Hindi, sige, okay lang ako. Sige na! Magtampisaw-tampisaw ka na dyan! Alika na! Ayoko! Iisipin mo na naman yon. Hindi! Papaitim na lang ako. Sige na. Go! Sunda na ako. Okay. Ayaw mo talaga? Sana malunod. Ganon. Bye-bye. Sabihin na tayo. Wala ka bang pasok? Out of school yun ka na rin. Wala ka nang ginawa kundi bantayin yung kaibigan ko eh. Hoy, asungot, pwede ba? Huwag ka nga makialam dito. Mabitabi ka nga dyan, late na kami. Oh, teka. Judy, sabihin na tayo. May kasabay na siya. Alam mo ba, syota ako to? Kaya labas ka na rito, okay? Hoy, wala ka pa, kaibigan ko na to. Hindi pwedeng labas ako dito. Ika na. Anong pakialam ko, ha? Ano? Sige, pa. Saktan mo ko. Tulad ng ginawa mo kay Judy. Gusto ko lang tayo. Subukan mo saktan to. Sige, subukan mo. Gusto ko lang naman makipag-usap sa'yo eh. Ano ka bang talaga? Ha? Hindi mo ba titigilan yung kaibigan ko? Alam mo, pag hindi mo ako tinigilan, ikaw tatamaan sa akin eh. Ano? Ano ba gusto mo? Ano ba? Di ba nakipag-split na ako sa'yo? Ano? Yan. Mas maliwanag pa sa sikat ng araw. Ano, Nata? Gano'n nga eh, mag-review pa ako eh. Sabi mo kasi sa'yo, nandasya lang na room eh. Eh kasi nga. Ano mo? Itadaan lang sila dito, hindi na sila bababa. Nagmamadali mo ngayon. Sige ka, hindi kita papayaramin ng pera. Sila. Alam mo kung wala lang sa tuition ng mga magulang ko, hindi ako nakilabas ko at hindi ako magpapapis sa mga lamok. Yun na! Yan na, buti na lang. Hi, Lea. Hello. Mami! Niloko ka naman, daddy mo. Hello. Hi, daddy. Hi, daddy. Hello. Gusto pa kaya? Buti kayo. Kamusta? Okay naman na. Sa'yo naman dito eh. Siya nga pala, anak. Hindi na kami magtatagal kasi may meeting pa kami ng mami mo eh. Okay lang ah. Ha? Ay, teka. Ito nga pala yung allowance mo. Thank you. Paano? Alis na kami. Apa. Lady? Ang kaibigan mo, huwag mong pababayaan, ha? Yes, sir. Yes, ma'am. Bye-bye. Oh, sige, malilit na kami. Siyempre na. Bye-bye. Bye-bye. Ingat. Sige. Ingat. Pera na tayo. Judy, ba't lagi sila nagmamadali? Ewan ko, ganyan talaga yung mga yan, eh. Bata pa ako, ganyan yan. Alam mo, buti hindi ka naging rebelde kasi kung ako yung anak nila, drug addict na ako ngayon. Siko, hindi ba obvious? Magkaiba tayo, eh. Saka bata pa lang kasi ako, ay, understanding na ako. Yung hindi naman ako mapaganap, tanggap lang ako ng tanggap. Eh, lumaki na akong ganyan sila, kaya okay lang. Ba't ka naging conservative? Ikaw kaya palakihin ng yaya taga-probinsya, hindi super conservative ka. Pero kung ako kaya maging yaya, ano kaya ang kalalabasan ng alaga ko, no? Ay, alam mo, abnormal. Sama ang mali ka nga, pasok na tayo, pera ka na. Tangka lang eh. Hindi ko talaga maintindihan ito. Ano ka ba naman? Simpleng arithmetic lang yan. Ano ka ba? Algebra to, no? Ready? Ang tagal yata naman kaibigan mo. Oo nga eh. Tulad na kaya tayo, tapos tatawag ako lang, no? Good evening, ladies. Hi. I'm so glad you're here. Alam mo, kanina pa namin kayo humihintay. Ang nga pala, best friend ko, Judy. Hi. I've heard a lot about you. Best friend ko si Vance. Hi. Nice to meet you. Nice to meet you. Mukhang nag-aaral kayo. Hindi. Inihintay talaga namin kayo eh.
Kukuha lang sandali ako ng merienda niyo. Kumuha kayo. Thank you. Gusto namang biyahe mo. Okay lang. O nga pala, gano'n pa kayo katagal dito? Ah, hindi pa naman alam eh. We're trying to look for jobs kasi gusto namin magtrabaho dito. Talaga? Eh di ba sa States kayo nagtapos, pero ba't dito kaya yata kayo magtrabaho? Huwag mo nang tanungin, baka makuha niyan ka pa. May boyfriend niya na ba? Bilis mo ah, pero wala pa. Kita binu. Thank you. Kain mo na kayo. Siya nga to. Kaibigan mo, may boyfriend na ba? Kabibreak lang. Ano ka ba naman? Kakilala ko pala sa tabi na ganito na lahat ng buhay ko. Hindi naman, no? Kanti lang. Ano sa'yo na, Kaibigan? Sabihin ako sa'yo. Feeling mo kasi bagay kay Vance. Talaga? Oo naman ako. Tignan mo. He's cute. Ano ba naman yan? Eh, kakaspit ko lang sa boyfriend ko. May Vance ka agad. Sige naman. Yun ang uso ngayon. Ayaw mo niwala sa akin eh. Oo. Kakahiya. Sana makinig sila sa atin. Oo nga. Mukhang nagkaka-enjoy na enjoy kayong dalawa dyan, ah. Hindi, kasi sinasabi ko lang sa kanina bagay sila nila. Oo nga, tanong nga itong tanong ng ngayon, barkada ko eh. Tinatanong yung barkada mo eh. Pwede ba't hindi na lang kasi siya yung magtanong dito? Judy. Ay nako, Van. Don't make advance, ha? Yeah, may Valentine's date na ba kaya? Nga pala, malapit na Valentine's, pero wala pa rin kami ka-date ni Judy. O, teka, ba't hindi lang tayo mag-double date? Ako tsaka si Medi, si Vance tsaka si Judy. Di ba? Oo nga, no. Ano ka ba? Sige na. Di ba exciting yun? Sige na. Magkasama tayo, no? Sige na, sige na. Please. Please. Sige na. Kulit mo. Okay, solve. Tayo tayo magkaka-date for Valentine's, ha? Okay? Thanks, Judy. Cute ka. Parang kailan lang tayo nagkakilala, pero I think I'm falling in love with you. Napaka-typical American boy mo. Pinadaan mo ako sa mabilisan. American boy nga ako, pero hindi typical. Bakit? Hindi ba special sa'yo? Oh, ba't tumahimik ka? Naalala ko lang si Mark. Sweet din kasi yan eh. Hindi ka pa nakaka-recover? Ano pa siya, ano? Maagi eh. Kaka-break lang namin. Parang pagod pa po siya. Well, no. I can make it easier. Parang makalimutan mo. Okay. Ano na natin siya pag-usapan. Masyado ko nagmamadali eh. Sino sila,
Medi, may problema eh. Kasakit eh. Eh, hindi siya makakasama. Wow, bad trip naman. Akala ko ba double date? Ang kalalabas na nito, love triangle date eh. Of course na. Ginawa ko nga ng paraan eh. Eh, I hope you won't mind na kinuna kita ng ibang date. Other than Vance. Hindi, hindi. Sige, kayo na lang. Okay lang. Eh, kaya nga ginawa ko to, put this together para hindi masayang ang gabi mo eh. Okay lang. At saka kasama naman kami. We're gonna have fun. I promise. Oh, sige. Tuwagin lang yung barkada. Pare, bumbaka ka nga dyan. Magpakilala kita. Surprise. Hi, Judy. You two know each other? He's my ex-boyfriend. Sige, kayo na lang talaga. Judy, wait. Sorry na, please. Magbabago na ako. Promise ko, hindi na kita pipilitin. Mahal na mahal kita eh. Please? Actually, I've known Mark since elementary pa eh. Eh, nagkatawa kami kanina, so I just thought it's a good idea kung sinama ko siya sa lakad natin. Hindi, it's okay na naga. Teka, teka. Judy naman eh. Come on. Give me one more chance. Magbabago na talaga ako. Pakita ko sa'yo na I'm a different person. Sige na nga. Pero date lang to ah. Hindi ko sabihin nakikipag-body ka na ako sa'yo. Yeah! Alright, so what's the plan? Saan yung gusto pumunta? Ano? Sing-along, karaoke bar, saan? No, I think a nice, quiet, romantic dinner will do the trick. Okay, Budget talaga ito si Judy. Tingnan mo, inaantok. Eh, baka naman talaga hindi umiinom yan. Hindi nga. Oh, meron ka bang alam na lagoon na pwede natin puntahan kung saan okay ang hangin? Oo, oh, sa Tagaytay. Overlooking sa city line yan eh. That would be great. Tara, punta natin. Okay ka lang, Mark? Don't worry, Bami. I'm cool. Ay, sigurad. Oy, alalahanin mo yung pangako mo at saka ingatan mo yan si Judy ah. Eh, paano pa naman ako makakapalagin sa'yo eh, nandiyan ka. Talaga si Judy, namimiss yung mga excitement. Eh, sigurado magigising yan pagka naamoy na yung fresh air. Kaya tara, pumunta na tayo ron. Let her doze off. Ano, tara na. Okay? Sige. Tara. Sige na, pahangin tayo para mawala yung pagka-tipsy mo. Oh, saan ba tayo? Ah, sa Tagaytay. Halika na, pahangin tayo. Sino lang ako, inaantok mo talaga ako eh. Oh, sige. Bantayan na lang kita, gusto mo? Ako, Mark, huwag na. Mag-enjoy ka na lang doon. Hindi mo na ako dito matutulog ako. Hindi na ako alalahanin, okay? Sure ka? Oh, di sige. Iwanan ko lang itong bukas itong pinto. Kung may kailangan ka, nandun lang kami. Okay? Maingat. Ah. Kamusta yung kaibigan ko? Eh, ayun. Mukhang may tama eh. Ay nako, siya na nga itong taga Maynila. Siya pang bilis malasing. Tingnan mo naman ako. Hindi ako kagad-agad malalasing kahit taga probinsya ako. Eh paano ko naman malalasing? Nung bata ka pa tumutong ganalang banog. Naman, nawalan tuloy ng
ang partner si Mark. Ha? Ah, okay lang sa akin yun. Sanay naman ako ng iniiwanan eh. Ganda ron, no? Trap lang tayo. Yeah. Tara, Mark. Sama. Sama ako? Tignan natin yung doll. Wala akong partner. Medi? 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 Pare, si Judy yun ah. Judy! Pare, si Judy! Judy! What? What's the problem? What's going on here? Hoy, gano? Huwag kang mag-English-English dyan, ha? Para, teka, dandaan. Sumakay ka na sa kotse! Sino ba kayo? Huwag niyo nga kang sasaktan! Okay, malatoy sa to! Wala pa lang kayong ginagawa dito! Balik mo na ng auto, bilis! Balik ka tayo sa sasakyan! Okay, sakay! Para, dandaan lang tulak ko, eh, di ba? Sabi ka, dandaan lang! Anay! Ano ba? Ano ba? Ano ba ginagawa niyo? Pwede, sakay! Pwede! Sakay! Teka, teka! Hindi pasok ka na! Pasok ka! Pasok na Mama! 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 Mama
inabangan niya eh! Judy! 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 Saan mo? Saan niyo ako dati! Aray! Eddie! Mapapalag! Huwag ka mapapalag! Judy! Judy! Pabayaan niyo nilang babae yun! Huwag niyo! Huwag niyo makapitatalin! Eddie! Sumama ka lang! Huwag niyo lang silang masasakman! Malinig ka ha! Kakamatayan tayo!
Judy! Mark, hindi ko na alam anong gagawin ko. Ayoko maging kahiyan sa school. Ayoko malaman lang mami at daddy. Tatakot na ako. Naiintindihan ka na. Pero kailangan natin nareklamo to. Tapakan ang karapatan yun ni Melly. Kailangan tayong lumaban. Ayoko, Mark. Huwag na. Ano ka na? Tagal kong iningatan na sarili ko para sa'yo, tapos ito. Tama na. Mas kailangan mo ko ngayon, di ba? Nagpunta si Tommy at Mark sa istasyon ng pulis. Doon ay nireport nila ang tungkol sa pagkakakanap ng kanilang sasakyan. Hindi nireport ni na Judy at Medi ang nangyari sa kanila at hindi rin sila nagpa-medical sa takot na baka sila ay maging malaking kahihiyan. Itinago nila ang nangyari sa kanila, lalo pat pinagbantaan sila ng masama kung sila ay magre-reklamo. Ngunit makaraan ng 3 buwan, na-pick up ng mga pulis ang 2 suspek sa carnapping. Dito, nagpasya sina Judy at Medi na pumunta sa pulis upang kilalanin ang mga lapastangan. Sino po ang sasakyan ko? Hindi ko makakalimutan yung mukha niyan. Kitang-kita ko nga sila, bilhin ko nila sasakyan ko eh. Sigurado kayo? Oo, meron pa ang 2 kasama yan eh. Walang hiya kayo! Wala kayo pa rin sama! Sila po ng rape sa amin! Napakasama rin ang masulong sa anak ay naman siya impyerno! Hindi lang pala kayo mga karnaper eh. Mamay kayo, bispo kayo! Kasama pa po kami. Si Dino at si Robby. Alam niyo kung saan may pupunta yun? Kailangan lang ituro niyo. Ha? Hoy! Ha? Wala sa amin. Para hindi na kayo may harapan. Medi, paano na ngayon? Itutuloy natin ang reklamo. Nandiyan na sila. Makakalaban ng tayo. Medi, Medi, Judy. May magandang balita ako sa inyo. Nahuli na raw ng mga pulis ang isa sa mga suspects. Pag-usapan yan.
Ginawa naman ni Tommy at saka ni Mark lahat na makakaya nila eh. Gusto ko pa rin mag-sorry. Sana patawarin mo. Bakit na umiyak? Lalo ko nag-guilty. Problema ba? Hindi. Wala. Naalala lang ako. Ayaw ko lang kasi nakikita kita na kakaganyan eh. Alis na ako. Bye, Judy. Ingat ka. Mark, alagaan mo siya. Kung mag-alala, pare, hindi ko siya sasaktan. Kasalanan mo to eh. Sinabi ko na sa'yo, huwag mo ilalagay sa dorm ang anak natin. Pero hindi ka nakinig. Eh, siya may gusto eh. Sinusunod ko lang naman ang gusto niya. Tama na. Huwag naman dito. Nangyari na eh. Tapos na. Kaya niyo na lang ako lumaban. Hinarang po nila kami. Nagpapunta po kami sa sasakyan. Itinali po nila si Tommy tsaka si Mark. Tapos hinatak po ako ni Vic. Hininga po niya ako sa damuhan. Tapos... Madaling po doon sa lugar na yun, eh. Habang hawak-hawak po ako ni isang lalaki, nakapatong naman sa akin si Robby. Pinagpapasaan po niya yung katawan ko. Yung isa naman. Nakakairi. Nakakairi. Matagal po tapos dumating po yung isang lalaki. Siya naman daw po sa akin. Galit na galit po ako nung pero wala po akong magawa. Dahil ang hina-hina na po ng katawan ko. Tapos po si Frank. Pangatlo po siya sa mga kumamit ng katawan ko. Tapos po yung isang lalaki. Inulit pa po ni Robby yung pangahalay niya sa akin. Inisip ko na. Sana pinatay na lang nila ako. At dahil nga sa matuwid at malinaw at makatotohanang testimonya ni na Judy at Medi tungkol sa nangyari sa kanila, nahatulan ang mababang hukuman na nagkasala ang tatlo. 4 na taning na reklusyon perpetua ang ipinataw kina Robby, Frank at Vic dahil sa krimeng ginawa nila kay Medi. At 3 taning ng reklusyon perpetua pa para kay Frank at Vic dahil sa kanilang nagawang krimen kay Judy. Hindi na sentensya si Robby sa krimeng nagawa kay Judy dahil nakaligtaan ng piskal na isama siya sa reklamo. Gayunpaman. Kailangan natin umupila, mga tol. Hindi naman nila kaagad rin itamo ang mga rape. Saka, pwede naman sabihin na inimbento nila ang kwento. Kahanap lang naman ang unang kaso, di ba? Pero tinugtungan ng rape. Saka wala naman sila mga medical certificate eh. Kaya pwede tayo mapawalang sala sa rape. Pero Robby, totoo namang ni-rape natin sila eh. Kahit na ano pa ang paikot-ikot na gawin mo doon, totoong ni-rape natin sila. At hindi sila nagsinungaling sa pagsasaad nila sa korte. Basta. Papapil ako. Ngunit ayon sa Korte Suprema, mali si Robby.
ang paglibad sa pag-uusig ng reklamo ay di nangangahulugan, imbento lang ito. Sa totoo lang, maraming biktima ng rape ang di nga nagsasakdal dahil sa kahihiyang ibulgar ang nangyari sa kanila at takot sa ganti ng kriminal. Ang tatlong buwang pagpapaliban ay di matagal, lalo na't may dahilan. Wala ring batas na nagsasabing kailangan ng medical certificate para mapatunayan ang rape. Ang testimonya ng biktima kung kapani-paniwala ay tama na upang mahatulang nagkasala ang akusado. Kaya't si Robbie ay napatawan ng tatlong taning ng reklusyon perpetua o tatlong beses na pagkakabilanggo ng hanggang 40 taon. Bukod dito, maaari pa rin madimanda siya dahil sa kanyang partisipasyon sa krimeng nagawa kay Judy kung saan nakaligtaan ng taga-usig na isama siya. Mabubulok talaga si Robbie sa kulungan. Judy, sana mapatawad mo kami ng daddy mo. Alam ko malaking pagkakamali na gawa namin sa'yo dahil napabayaan ka namin. Anak, alam namin na mas kailangan mo kami ngayon. Bumalik ka na sa bahay. Buhayin natin ulit ang ating pamilya. Maraming panahon ko kayong inana. Maraming taon na nag-isa ako. Hindi ko naman akalain na ganito kahinalan ko eh. Naging mabuti naman ako sa inyo. Mabuting anak. Umabot ako. Anak, tama naman ang sinasabi ng daddy mo eh. Di pa huli ang lahat. Pwede pa natin buhayin ulit ang buhay mo. Alam niyo, matagal ko nang gusto sabihin sa inyo. Kahit ano man ang mangyari, mahalin ko pa rin kayo. Mahal naman ka din namin, anak. Salamat, my dear. Wala ko na.
Mahal. Uwi na muna ako. Ingat ka dito, ha? Oo, sige. Ingat ka rin, ha? Pero, pag nalulungkot ka, balik ako dito. Judy! Mark! Papaalam lang sana ako, eh. Nagkikita pa rin naman tayo, eh. Di pa naman ako lilipat ng school, dito pa rin ako mag-aaral. Hindi nga lang ako dito titira na. Baka mahirap kasi para sa atin, eh. Nasa sa'yo na yan. Mark, huwag ka mag-alala. Pwede ka naman dumalaw sa amin, eh. Total, kilala ka na naman namin. Oo diba? Naman, Marco. Pumasok ka lang sa bahay. Yan, ha. Lakas mo na sa mami at daddy ko, ha. Ikaw na talagang bahala. Kahit malayo ka na, huwag mo lang kakalimutan. Mahal na mahal kita. Mahal na naman kita, eh. Basta tandaan mo lang, ha? Kahit anong nangyari, walang magbabago. Ikaw pa rin yung babaeng igagalang ko. Salamat. Sige, paano? Alas na kami. Sige. Asan ka, Mark? Sige po. Ingat ka. Malulutas at di masusumpo kung ang biktima ay di kikibo. Higit na lalakas ang loob ng pusakan kung ang pananakot nila'y mababayaang umira. Kung nais mo ng mapayapang lipunan, katarungan ay dapat mong ipaglaban. Ang kasong inyong nasaksihan ay hango sa dokumento ng korte. Sadyang pinalitan ang mga tunay na pangalan ng mga pangunahing tauhan para sila ay mapangalagaan.